They lead happily ever after. Thank you. Tapos na. Oh, sleep ka na. Sleep ka na. Oh, tulog na agad, oh. Pag hindi bumagsak yung kamay, ibig sabihin tulog na. Oh, tulog na nga. Ganda ng asawa ko. Ganda mo ngayon. Thank you. Siguro in love ka. Of course. Every day, always. Sa'yo. Ito na. Siyempre naman. So, ayan. Love daw po siya sa akin. Every day. Bali, ang gagawin ko ngayon, kaya nandiyan si Kiyomi sa aming bed, napangako ko po sa kanya na madumi to. Antok na po si Kiyomi. Oo, pero napangako ko kasi sa kanya na babasahan ko siya ng story. Actually, medyo kagigising-gising ko lang dapat mag-e-edit ako ngayon. Kaso, natching ako. Anong story ka? Ano gusto mo? Or YouTube. Na may storytelling. Sila na magsasalita. Gusto mo Sleeping Beauty? One Sleeping Beauty. Ayun, yun na lang mga galang. Ito niya alam mga story nyo. Once upon a time. Excuse me. Bless you. Oh my bless gosh. You. Tapos you sleep also. Hi, Lucky. Say hi, Lucky. Makikinig ka rin? Sige. Sorry. Oo. Is Snow White. Hi, Sleeping Beauty. Alright, let's start. I'm your teacher now. This story is... Ulit, ikaw na lang, oh. Oh, sige, ako na. Ang title ng story na to, Sleeping Beauty. Nakarinig ka na ng story ng Sleeping Beauty? Yes, ma'am. Huh? Meron na? Meron na? Anong kwento? Sige. Huh? Sleeping. Sleeping. Sino ang sleeping? Sino ang sleeping? You! You are Sleeping Beauty. Okay. Hindi niya pa alam. Hindi ako pinaglulok mo kami ni Raymond dyan. Etong Sleeping Beauty story. Dali, nakikinig ako! Makinig ka ha? Kasi yes, alam ko. Yes, I know. Once upon a time, there lived a good king and his queen. They had no children for many years and very sad. Kaya may naintindihan mo? Yes. Ano daw? Ano daw? It's very sad. The queen and the king. The king and the queen, they are very sad. They are very sad kasi wala silang anak. Hindi sila magkaanak. Hindi sila magkaroon ng Kiyomi. They are child. Okay, alright. Then? Kaya sad sila. Then one day, the queen gave birth to a lovely baby girl and the whole kingdom was happy. Oh, nagkaroon na sila ng anak. Lovely baby girl daw, baby girl. Parang si Kiyomi. There was a grand celebration and all the fairies in the kingdom were invited. Invited din yung mga fairy. Alam mo yung fairy? Yung may magic na ganun? Yes. Oh, yung mababa, may magic wand. The fairies, oo. Three fairies yan. But the king forgot to invite an old fairy. Oh, nakalimutan niya pa lang. Invite yung old fairy. She came to the celebration but was very angry. Galit na galit yung old fairy. Because she was not invited. Oh, she was not invited. Soon, it was time to gift the baby with special wishes. Kailangan ng regaluhan yung baby from ng special. Fairies, from the fairies. Mga fairies. May magic. The good fairies wished her well and said, may she grow to be the most beautiful girl in the world. She will sing and sweetly and dance so well. She will live happily. Eh, gano'ng ano ng fairy. Good fairy. All the fairies blessed the baby and gave her beautiful gifts. When it was the old fairy's turn, yung old fairy na to, Kiyomi. Yung old fairy, she said, when the baby is 16, she will touch a spindle and die. Die? Die. Pag nahawakan niya yung karayong Kiyomi, yung matusok. Pag 16 years old na siya, pag dalaga na siya, tapos natusok siya ng needle, yung sa may... Isa makina. Yung makina. Yung ano niya, yung karayom niya. Ayun. The king and queen were shocked. Gulat sila. And begged the fairy to forgive them and take her word back. But the fairy refused to do so. Hindi nakinig yung fairy, yung old fairy. Nakikiusap si mami, tsaka si daddy niya. Na ibalik daw yung sumpa. Umiiyak sila. When the other fairy saw the king and queen crying, they said, we cannot undo what the old fairy has spoken. But we certainly can make it different. Your child shall not die.
di na daw mamamatay yung anak nila. When she touches the spindle. When she reached 16 years old. Oo, 16. But, she will fall into a deep sleep for 100 years. Oh, that's too long. 100 years. Only hindi siya mamamatay, pero makakatulog siya ng 100 years. Hindi natin alam kung ilang 100 yun. Then, a prince will come along and wake her up. Wow. May pupuntang prince. To wake her up. To wake her up. Pero prince. Pag wala, hindi siya magigising. Dapat siya may prince. Hearing this, the king and queen were relieved. The king forbade everyone from spinning so that the princess would never touch a spindle. Lahat ng mga makina sa buong ano nila, bayan. Sa castle, sa lahat, pinatago ng king, ng tatay, ng daddy nila. At pinatanggal ko yung ano, lahat ng mga makina para hindi ka matusok. The princess grew up to be a kind girl and helped people in need. Mabait na girl. Si Sleeping Beauty, mabait siya, tumutulong siya, ganun. Kaya, maraming nagmamahal sa kanya. Everybody loved her. Years passed when the princess was 16 years old. Naku, 16 years old na. Si Kiyomi, 16 years old na. She was walking in the woods when she saw an old lady spinning. Nagmamaki na yung ano, yung old lady. May nakita siya. Sabi niya, "What is this? May I try?" Sabi niya. Oh no. Oo, tinanong niya yung old lady. Not allowed. Diba bawal? Mamamatay siya. Sabi ng old lady, "Of course, my pretty little child." And the princess sat down to spin. Hinawakan niya yung makina. And the princess sat down to spin. But the moment she touched the spindle, she fell to the floor in a deep slumber. Natumba na siya. The old lady took her back to the palace and the king and queen laid her on her bed and tucked her in. They were very sad and called the good fairies. Sobrang lungkot nila, umiiyak sila. Tapos pinatawag niya yung mga good fairies. The fairies. There are three good fairies, diba? Meron three good fairies. Pinatawag yun ng daddy. Daddy ni Sleeping Beauty. The fairies felt sorry for them and cast a spell over the whole kingdom so that when the princess woke up after 100 years, she would not be alone in the palace. Para pag nagising si Sleeping Beauty, may kasama pa rin siya. Ang ginawa ng mga good fairies, pinatulog niya lahat. Kahit mga animals, ganun. Everybody sa palace. Everyone including the guards and the servants and the animals were now fast asleep. For 100 years. They all slept soundly. Pinatulog sila. Lahat sila, pati yung daddy, pati yung mommy, natulog na din. 100 years pass. Ilang years na. Dami, 100 daw eh. There came a prince from a far off land. May princess na raw. Prince pala. My prince. He along with his servant went deep into the forest and crossed many rivers. Once the prince lost his way and he was separated from the rest of the travelers, he came to the sleeping kingdom and was amazed. I was amazed because everybody was sleeping. Napadpad yung si prince. Si prince. Napunta sa castle, nagulat siya, bakit tulog lahat ng mga tao. Hindi. The guards, the servants, and the cats and the cows were all fast asleep and snoring. Lahat pati cow, pati yung cow Kiyomi, the animals, they are snoring. The prince reached the palace and entered it. Pumasok siya sa loob. No one moved. The prince then found the sleeping princess. Nakita niya na yung sleeping princess. What did you do then? She was such a beautiful girl that the prince kissed her! Oh my gosh! Kinis niya na si princess! Oh my gosh! She's gonna wake up! By that time, 100 years had passed by and everyone was waking up! Oh no, yes! One by one! Nagising na sila isa-isa! The princess yawned, ganito oh! And opened her eyes. She saw the prince and smiled. Ngumiti yung princess. Nung nagising na siya, nakita niya yung prince. Tapos ngumiti siya sa kay prince. Sabi niya, tinanong niya, "Are you my prince?" Tapos, he was happy. Natuwa yung ano, yung prince. Yung prince natuwa sa narinig niya. My prince? Oh, yeah, like that.
The prince wanted to marry the princess, so they went to ask permission from their parents. So, pinakasalan agad. The king and the queen arranged for a royal wedding. All the clothes the bride wore were 100 years old, but she looked beautiful. Soon, they were married and then they rode away the princess by the prince's kingdom far, far away. And they lived happily ever after. Tapos na. Oh, sleep ka na. Sleep ka na. Oh, tulog na agad oh. Tulog na ba? Ala, bilis nakatulog na ang baby ko. Sleeping na? Oo, tulog na siya agad. Ang galing oh. Bait na, bata talaga na to. Sleeping na agad. Check natin alit kung tulog na. Tulog na nga siya. Pag hindi bumagsak yung kamay, ibig sabihin tulog na. Oh, tulog na nga. Galing na! Ang bilis nakatulog nito. Sabi ko lang, happily ever after. Tignan mo, ayaw bumagsak o. Oh. Oh, tulog na tulog talaga. Ang galing, ang bait-bait nito. Pag bumagsak, tulog na. Oh! Tulog na nga! Pero mga kasat-sat, parang pumapahit si Kiyo. Bakit? Pumapahit niyo. Kasi sa school eh. Nag-school kasi. Tapos, sa school niya lang mga kasat-sat, kasi meron ako nakitang comment. Sabi sa comment, ba't daw nag-i-English na si Kiyomi? O-A-O-A daw, sabi. Ay, ganoon? Oo. Eh di. Sa school kasi nila, English. Oo. Pag-enter baka pala. Baka naaano pala siguro, nasasanay siya kausap niya rin. Kaya pagdating sa kotse, yun, naa-adap niya rin yung mga, siyempre, mga classmates niya. Puro English nila doon. Pag-uwi si Kiyomi, Daddy, Mom. Daddy! Sabi ron ng classmate niya, she's watching her vlog daw. I watch you. Tapos, meron pa nagsabi pa, sabi, honey, hindi na daw nagpupo si Kiyomi. Kasi, popo to, kaso English, pero kinausap na namin siya. Tinanong ko si Vena rin, kasi hindi rin ako sure. Sabi ko, honey, pag English talaga, wala naman talaga nagpopo kasi nag-i-English sila. Pero, napag-usapan namin na pwede pa rin siguro. Naidugtong parang, Daddy, I want this po. Daddy, I want this po. Ma'am June, so, tinuruan pa rin namin siya. Buy me ice cream po. Kahit mag-English ka, lagyan mo pa rin ng po. Okay lang naman yun. Kasi nasasanay siguro siya. Siyempre, mga kasat-sat, di ko naman na siya mababantayan sa school. sa mama tayo, alam mo yun, para lang ma... Nag-iiba na siyempre. Sinabi ko nga rin kay Vena na may basta dito lang naman tayo, mag-guide lang naman din sa kanya. Sinasabi pa rin namin, pag may pagbabago talaga na napapansin namin. Mm-hmm. Tapos sinasabihan namin siya. Like pagkakain na, gano'n, sasabihin namin yung mali niya. Alam niyo ba, na pagtakot ko rito, mga kasat-sat, kakaiba nga to eh. Pagtakot ko rito, huwag ka nang papasok sa school. Pag matigas ulo na ito, ayaw kumain. Ayaw magpaligo, gano'n. Sabi ko sa kanya, Ate Hina, tanggalin mo na yung uniform niya. Doon na siya magsosorry, luluhod pa. Sorry, Daddy, sorry. I want to go to school. Inarte siya nung isang best maaga, no? Nag-inarte siya, ayaw niya maligo, ayaw kumain. Ayaw magpapungit eh. Pakailan yun, kasi ganyan talaga mga bata niya. Mahirap talaga pag bata. Parang hihintindi. Okay, then, if ayaw mong gawin yan, then don't go to school. Pero as long as kaya mo naman pagsabihan. Kasi habang lumalaki sila, a-adapt nila yan. Depende yan sa environment. Eh. Talagang ang bata, mabilis mag-adapt yan ng mga kuna. So yan! Tulog ka na ba? Tulog na si Kimi. Tulog na siya. Tulog na nga, oh. Hindi po may pikit-pikit yung mata, oh. Oo, tulog na. Lalabas na ako mag-edit na. Okay. Bye mga kasat-sat. Good night. Good night. Good night. Mag-edit pa ako. So yan, maraming salamat po sa mga nag-upusan naman po na kanyang ilalang oras para matapos ng vlog na to.